silencer, you will have the black hole. Kaya ladies and gentlemen, eto na nga yung ating game number 1 sa ating best of 3 series. Nasa lower bracket na po tayo mga sir. So sino matatalo dito will be out sa ating BTS Pro Series. So hindi naman masama yung tournament na to kasi ang makukuha ng first natin or champion will be almost 700,000 pesos. So isa din sa ano din tong tournament na to. At least warm up, di ba? Before TI. Kasi as we go to TI guys, meron pa tayong last chance qualifiers and then matatagalan pa tong mga teams na to na makapag-practice ulit or makapag-scrim. So, you might consider this a expensive scrim, kumbaga, di ba Mau? Itong laban na to. Ano itong game na to, di ba? Kasi ang kalaban na is TI team. Di ba? So, it's very important din na sabihin natin, aralin mo kung ano yung magiging laban. Kasi most likely makakalaban yung Hokori pagdating ng TI. Eh, so, saan ka punta do? Nagulat ako lang kayo sa mga. Pero okay mo yung ano yung mic natin diyan. Medyo na hindi na, nag-choppy-choppy ka. Kailangan na signal. Tanda na tayo. eto na tayo. Yung mga matatanda sasalo sa mga bata habang nag-aano pa yung mga ano natin. Nakakabot ko naman bata eh. Anyway. Ayan na nga mga sir, wala pa naman tayo first blood dito pero opening for the bounty rune, medyo aggressive lang talaga. Ang gagawin dito ng Fnatic guys. So anyway, welcome guys sa mga comment section guys. Binabasa naman namin yung comment section. Nice to see na eto. Kasi minsan lang talaga tayo dito makapag-cast sa lupon. So comment lang kayo dyan guys. And yung mga tropa natin, huwag masyado tayong toxic ha. Ayun na nga dito, yung laning phase natin so far Mau. Sino ang team dito na tingin mo na nalalamang sa laning phase? Sa totoo lang laning wise, masyadong balakas yung lineup ng Hokori para sa akin. Kasi may killing potential sila sa halos lahat ng lane eh, di ba? Although, siyempre sa mid, nakadepende yan sa ultimates nila, ganun. Pero, undying every single time, every lane, masyado siyang malakas, di ba? So, yun pa rin yung kailangan problemahin, pero still... Uy! Eto na! Gustong durugin na itong undying na still level 1. Eto na, may shot ka na agad! Gustong-gusto talaga dito ng Fnatic na shot on talaga. Kasi, medyo ano talaga itong undying, medyo cheesy hero. Ano lang siya talaga, magde-decay-decay and then parang heal na rin sa kanyang side. So surprisingly, akala natin kanina guys na undying to na magiging core. Pero switching to Medusa, ayun, okay lang naman dito sa Furokori. Parang umiba yung kanilang ano dito eh, yung fighting style nila eh. Yeah. Pero dito sa bottom lane, mahirap talaga tumaw no? Mukhang ano talaga dito, kailangan nila na i-shutdown. Pero undying with the heavy stacks of decay. Kahit yung full stats ng ano dito ni DJ sa kanyang stomp, medyo hindi nababawasan talaga yung undying. Makapansin mo din yung position ng Fnatic na ayaw talaga nilang magdikit din yung si Jabs tsaka si DJ para din ma-assure nila na less yung decay na makukuha dito ni undying. And at the same time, makikita mo na simula pa lang pinipressure na agad ni DJ kasi once again na mag-rack up na yung decay nito si undying, mas mahirap na siya patayin. Makita mo yung isang trample kanina ni DJ. Hindi siya naging as effective nung una. So, makikita mo na, inumunti-unti lang siya ng Hokori para din hindi sila magalan yung decay. Trample lang, farm lang ito Medusa. Anyway, ang ginagawa lang dito ng support ng Hokori, which is okay naman para sa Medusa kasi so far for Medusa, leading siya sa kanyang last hits. Yeah, and it's a very different case naman para kay Visage, diba? 3 and 1 pa lang, actually 4. So, kumbaga, mas nagiging effective yung pressure para sa Hokori, pero si DJ, although nakapag-pressure siya, naubos mana niya, pero wala ka sila halos nakukuha in return. So medyo mahirap naman yung lane para sa kanila ngayon. Siguro gusto lang talaga dito ni DJ Mau na kukuha lang talaga ng level 2. Para at least meron siyang ganking capability, which is pwede niya rin bigyan yung research ito ng experience para makapag-level 6 early on. Kagandahan, tingin ko hindi ganun kalakas yung killing potential sa lanes ng Hokori, pero wala sila mang pressure. So killing potential almost wala. DJ popping off the mango para gustong patayin eto si Undying na makakash mag shotgun si Jabs. And that's gonna be the first blood guys. So first blood is brought to you by Rivalry. So huwag niyo kalimutan na mag-register. Pero hindi pa naman tapos dito. So makakagante. Not bad for Medusa, nakapatay din dito. Pero on the other side, nabigyan din yung silencer. So grabe yun, ang dami nangyari ha. In an instant ha. Actually, sobrang win nun para sa side ng Hokori. Raven? Kulang? Oh, patay pa rin si Raven dito, Mau. Ito na nga. Oh, no. Again, sa bottom lane lang. Unang-una na matay si Undying. Wala na siyang mana, wala na siyang HP. So, parang reset na yun sa kanya, eh, di ba? And at the same time, hindi pa nakuha yung bounty rune ni DJ. So, wala na siyang nakuha bounty rune. Namatay silang dalawa. Plus, nakakuha ng needed XP. Itong si Medusa. So, sobrang ganda ng lane nila. Plus, napatay pa yung top lane. So, everything is going well para sa side ng Hokori. According to plan. Yeah, nakasalalay ko yung game pa din para sa Fnatic.
kay Angel. So kailangan niya mag-take kagad as soon as possible, makukuha rin siya ng ulti niya. Then baka kumuha rin siya ng kills kasi medyo mahirap talaga yung lanes para sa kanila. Oo, nahihirapan tuloy ngayon. And yan talaga kailangan nilang i-utilize. May tanong dito. Boss, tanong lang, bakit pala nasa Hokori na pasali ang BTSC? I mean, sumali talaga sila tapos nasa C bootcamp sila. Oh, halos lahat ng teams ngayon, guys, nasa Singapore na. So, magandang chance ito. Kita niyo naman kahit nagpa-pub game kayo, kung nasa high rank kayo, magulo talaga kasi nandun lahat ng mga top players. So, to answer your question, pare, ito na ginawang chance ng Hokori na makasali dito sa BTS Pro Series. Pero top lane, Raven, magpapaulan dito habang mabibigyan dito si Johnwell. And Raven, still level 3. Two more hits for the Tiny. Is he gonna survive? 10 HP na lang natitira. Sayang. Nahihirapan dito mo, Fnatic. So, mauwi lang si Tiny. Still, makakuha ng needed XP din yung Enigma. Plus, hindi na mapalish yung hero sila. So, still, kumbaga, wala pang punch na nababato yung Fnatic, di ba? Hindi pa sila nakakabawi. Mahirap din lumaban itong si Draw Ranger, di ba? So, karamihan din ng heroes nila, wala masyadong farm. Makikita mo agad yung lasses ngayon ni Visage siya ni Draw Ranger. Wala pa sila sa 20, di ba? So, hindi pa sila umabot sa 20 lasses. Pero, again, very important na hindi mapahirapan si Pop. Pero, Si Pak yung magbibigay ng momentum pabalik, no? Kasi so far, nagkakaroon ng momentum itong Hokori, pero wala pa tayong rotation dito for DJ Jabs. Anyway, for Jabs, kukuha lang siya ng experience. Maybe level 6 mamaya, tingnan natin kung ano magiging kalaban. Pero speaking of Pak, he's gonna kill out the Tiny, pero mabibigyan itong Pak in return, and it would give good favor para sa pang-goalier mid ng Hokori. Yeah, and ako, disaster. Gaya natin, sabi natin, diba? Good read galing sa Hokori na alam nilang, yun na lang yung kailangan nilang, diba? Gawa ng paraan. Kailangan nilang ma-assure na hindi rin madadali itong si Pangulay at pas panghirapan sa laro yung back. So, all in all, maganda yung 3 lanes nila. Nakadepende na lang din siya sa kapapaan. Not good. Dito, Medusa ngayon. Dapat, it's Fnatic na magpe-pressure dito, guys. Pero, naku, all according to plan itong Hokori. DJ hindi pa nakapag-make na move. Andahin dito, papalag pa rin siya kahit wala na siyang HP. It's Medusa, leading off the farm. Tingnan lang natin kung ano ba ang maganda dito na gawin mo. Aside from DJ na hindi siya nakakapatay dito ng core dito sa bottom lane. Actually, gaya na sinabi natin kanina na hindi naman na kayang pumatay. Wait lang. Gaya na sinabi ko nga na idol na talo sana si DJ, pero since si Armel lang gustong lumanap ng kill, meron siyang Dream Coil, ito na yung timing na hinatay. Si Dream Coil? Problema mo, hindi alam ng Hokori, so madadali yata sila. Medyo malalim itong ginagalaw dito, and for Undying, I don't know anong magiging skill. Meron ba siyang Soul Rip, pero hindi pagpapatuloy ni Armel, ah. Sayang. Medyo nakaano si Armel na, uy, baka spotted ako dito, ganun. Kalookan spotted. Hindi ba pala yun? So, and, DJ, anyway, masastan na naman dito si DJ. So, this is gonna be a Draw Ranger. Surprisingly, Draw Ranger. Ilang beses siyang napitas. Nako, Rolling Thunder pa sa bottom lane, Hokori in the rotation. It's the Pangolier na taking off another huge kill para sa side ng Fnatic. DJ might survive, pero Draw Ranger and Visage. Nako, wow. Doon nga ako, diba? Parang it's not really a good lane din para sa side ng Draw, sa Fnatic doon sa Draw Ranger nila. Johnwell, konti na lang buhay. Nakapag-teleport dito si Armel. Bibigyan pa. Pero grabe yung commitment dito, ah. For a Enigma's very low on HP. Sayang, hindi lang na Dream Call yung Tiny. Sobrang importante din nung kill na yun kasi kailangan ng humabol ni Raven. Plus, at the same time, kailangan na lang makagawa ng paraan ni Raven. Although, hindi naman siya ganun kahirap. Pero, again, yung kabilang lanes kasi yun, nahihirapan eh, diba? So, gaya nga na sinabi mo rin kanina, kailangan maging maaga-agad yung pressure na magagawa ng Visage. Pero, kapit siya sa lane niya eh, diba? Hindi naman siya farming hero eh. Kita ko dito, ah. Kita nyo naman, guys, na yung Enigma, sobrang yaman niya. So, as for Enigma, kung ikaw yung Enigma, Mau, na hindi mo basta-basta mabibitaw yung black hole mo, anong magandang gawin or game plan or anong magandang build na gagawin dito ng Hokori? I think, diretso ka na kagad sa aura items. Mechanism, death, dark pack. Any item na makakapagpatagal sa isang... No, BKB na, no? Yeah. Kasi even BKB, wala din ka talagang kwenta eh. Makakapag-global pa rin eh, no? Parang ang napapansin ko kasi yung lineup din ng Fnatic, masyado silang reliant din doon sa Dream Coil tsaka sa Global Silence. Kailangan ko mag-survive lang doon. Okay. Dito si Jeff still level 5. Oh my God. Nakipag 1-on-1 sa tatlo dito. Ito si Visage. Hindi man lang makagawa ng ito si DJ. Ng help.
sa kanyang hero. And meron pang tombstone, no? Nagagamit talaga ng Hokori yung kanilang mga picking dito. So, Hokori might take the first objective dito sa bottom lane. And sadly, Raven, sanay tayo guys sa si Raven, ahead sa farm. At pag ganito yung magiging tempo ng Fnatic, mukhang si Ermel talagang kinakailangan dito. Yeah. On the bright side naman at least sa Fnatic, tingin ko, kahit na masyado silang maraming deaths na nabigay sa kalaban, hindi naman ganun kalayo eh, di ba? Makakabol pa rin sila sa farming, kaya pa rin sa Ranger, much better stats lang. Anong magandang teamfight dito mo, tingin mo? Anong magandang teamfight ang gagawin ng Fnatic? Yung honest, medyo mahirap pa eh. Pero tingin ko, kailangan nilang maglaro sa Visage nila. Kasi tingin ko, nandun yung damage output nila sa ngayon eh. Wala pa masyado si Pop, wala pa masyado si Primal Beast. Pero si Visage yung Primal Beast. Uplane? Tiny Kid dito mawa. Okay, gandang multi-shot. And Tiny makukuha nila. Position number 4 yun guys. So nakaiwas dito yung Enigma. So, Fnatic dito, at least they are still having kills on their side. Pero about this match ha, yung Medusa, nakakalimutan nila slowly. Yeah, and so, nakita mo na in-assure na ni Armel na hindi na madadali ulit si Raven, di ba? Ayaw niya nang mahirapan pa lalo. Kasi baba na net worth, eh, di ba? Kung kumpara mo si Medusa, sabagin siya mag-farm talaga, di ba? All in all. But then, nalugi pa si Draw Ranger. So, kailangan na talaga ng gawa ng paraan na mas mapabilis pa. And ito yung kanina pa dapat ilang ginagawa, I think, na hayaan na si Jab sa bottom lane. Kasi regardless kung mamatay siya o hindi, and hindi naman siya ganun kadaling mapapatay ni Medusa. Pero hayaan mo na siya dyan. Hayaan mo na pagpunta si BJ sa iba. Hayaan mo na siya. Okay. Ako nang bahala sa iba. Gagawin dito. Pero ayan na nga. So, Jabs, nakapag-ano siya dito ng space. Dire-diretso lang siya. Kasi nakikita na, honestly guys, nakikita natin sa side ng Fnatic, hindi sila pang teamfight. Gugol lang at gugol lang talaga yung Hokori. Eto na nga, may Rolling Thunder. Uhulin dito eto si Joe. Nako, na-slow down pa. Tingnan natin. Ako, nasan back. Tombstone even committed para lang patayin eto si Draw Ranger. Heavily commitment, pero nicely done from the side of Hokori para mag-give space para sa Medusa. Kasi you see, di ba, the moment na wala si Pac doon, talagang galit na galit yung Hokori, diretso kagad si Raven. Alam nilang si Raven yung magdadala ng laro eh, di ba? Wala silang puso. Armel? Sige lang, go lang. I mean, hindi na ganun kalaso po siyang capability ng Fnatic kapag wala na si Draw Ranger. And late game-wise, si Draw talaga yung aasahan nila. So, maganda ginagawa ng Hokori din, nakabase na sila ng bottom. Plus, ipipressure pa nila to para malesen yung jungle. Uy! Binatista bomb, di man lang natablad. Position number 5 yan mga kaibigan. Nakabang si Armel trying to create the defensive dito sa top lane. Ayaw nila talaga ibigay itong top lane. Pero makukuha na. So, 2 towers ang magigets dito ng Hokori. At hindi man lang. Ang hirap mo. Ang hirap. I wanna see signs of life para sa side ng Fnatic. Pero as far as the game goes, pag ganito yung Medusa talaga, buti hindi siya nakakuha ng stacks ha, pero she's so fat ngayon. I'm hoping for stacks din para sa side ng Fnatic. Makapag-stack na sana si Januel din para kay Draw Ranger. Pero in terms of kasi ng pag-pressure sa lanes, mas madali na para sa Hokori na puntahan yung jungle ng Fnatic. Mm-hmm. Diba? Kasi bukas na yung kabilang side ng map. So, kailangan lang i-push na i-push yung top. Kailangan nilang punin yung mga lanes. And if ever, makuha nila yung mid lane din para mas mahirapan yung Fnatic. Pero for the side of Fnatic, ano ba? Again, timing. So, antayin natin yung... Mahirap eh. Like, siguro isipin mo, una talaga mag-jump tong Hokori. So, I think siguro countermeasures na lang for Fnatic is to turn things around. Mag-waste ng skill siguro itong Hokori para at least kaya nila. Wala pa namang global silence and look at the time guys. Magto 13 minutes na. Medyo hirap talaga ang kahit supports ng Fnatic. DJ, we were expecting na makakapag-rotate siya. Pero walang nangyayari dito guys. Raven dito na. Ito yung ginagawa ni Raven. Pag nalulugi siya, sustain na lang siya dito sa kanyang triangle. Or itong ancient area kasi hindi na pala triangle yan ngayon. So, kaharap ni Hokori ng kalaban. So, these two heroes kaya nakagalan mo kung any hero itong Fnatic. So, makikita mo din na pinilit na ng Fnatic na kumuha ng level 6 yung silencer. Kaya nga pinapay siya sa mid. Ooh! Naku! Ayun na nga. Ganun daw ang bina, magpapabugbog. Pero sobrang bugbog to ah. Medyo mahirap makabangon dito. Ano, Mau? Kasi parang inalay na yata niya yung buhay niya. Kasi wala rin silang wards dun, I believe. Sorry, hindi ko lang sa mga. Pero since wala silang wards, kumbaga, walang hero na nakikita sa map. So, you'd rather pag namamatay si DJ
kesa si Riven. So, sinalo niya na yung tank attempt. Tactical feeding tawag doon mga kaibigan. Yeah. Pero yun na nga, tingnan natin yung mga defense itong Fnatic sa gitna. So, DJ right from the grave is gonna defense out itong natitirang tier 1 tower na nga nila. Mahirap to eh. You cannot give objectives sa side dito ng Hokori kasi lumiliit yung mapa dito ni Raven. Which is si Raven lang talaga yung magiging soul na tagapagligtas nitong kanilang team. So, kita nyo net worth dito. Tatlong core heroes ng Hokori kahit wala pa nga tayong black hole na nakikita, which is so impossible to see. Lamang na lamang pa rin dito itong enigma sa pagpa-farm. Eto si Ermel, no? Medyo ano na rin si Ermel, no? Mahihirapan siya makapagano. Oh, good thing for Jabs. Nakakuha siya dito ng towers dito sa bottom lane. So, may kita mo din yung priority ngayon ng Fnatic na hindi na nila pinapag-farm masyado si DJ. Bagkos si Silencer na kasi makikita mo yung teamfight ko is kaya nila. Batista bomb, they're gonna get off the Enigma. Global Silence, magagamit dito ni Johnwell. So, buti naman nakapag-global sila. Ayaw nila makapag-black hole o makapag-turnaround. So, good pick-off para sa side dito ng Fnatic. Yeah. Again, yung threat ng Global Silence para sa side ng Fnatic. Kaya mapansin mo, tinatayin nila humarap ng wave para kay Johnwell. Ano, patay pa siya? Hindi niya alam kung saan siya tatakbo eh. Grabe naman. Uy, pero sa kabilang dulo, yung Visage, nabigyan ng Tiny ah, tsaka Pango ah. Ay, nako, 4,000 net worth agad. Yeah, medyo matagal sa side ng Tiny ng Fnatic. So again, wala silang Global Silence. Pero silang Dream Coil, oo. Pero hindi rin ganun kadali para kay Armel ngayon na pumasok. So either they wait for the Global Silence or medyo humarap na silang pick-off na hindi ganun kadelikado. So mapansin mo agad yung position ng Hokori na hindi naman sila sumusobra. Kasi any misposition, di ba? Pamali lang na position yung Hokori dito, madadream coil sila, madadali sila ng dinosaur, di ba? So, still delikado pa din. Pero at least mas madali sa kanilang lumaban ngayon na walang Global Silence and meron silang black hole. So, pwede silang ma-pressure ng mid. Oh, Manta style for Medusa, Blink Dagger Diffusal para sa Pango. It's still 15 minutes, guys. Sobrang taba ng Hokori dito. Chances are, even the Undying na position number 5, meron siyang mecha. So, hindi na kailangan mag-mecha, yun. Naka-deathpack. Deathpack. Kailang si... Sorry, yun, nung panahon natin, wala pang deathpack. Ano pala yung kapanahonan mo? panahon guys, natin, real talk, guys. Real talk, guys. Yung kapanahon na kapanahonan pa ng dati pa, yan. Yeah. Diretso ka agad, diba? Pagkakuha yung deathpack, tombstone, kuha agad ng lotion, and ano yung aluha, ng Fnatic, wala silang Global Silence. They cannot even respond dito sa pagro-rosha ng Hokori. So, Curry, 5,000 net worth na pagkatapos nito. Ang hirap! Medusa eh, di ba? Hindi na yung kagaya yung Medusa ang paabot ng 15 minutes bago mo sumama. So, 2 items lang, sasama na yan eh. Plus yung lineup nila na kaya kagad assisted. Meron silang Soul Rip, meron silang Mecha, meron silang Black Hole, anything na pwedeng paligtas sa Medusa, plus yung Aegis. So, most likely, in a few minutes, lalaban na din sila. So, kailangan na humanap ng Fnatic ng way para makalaban sila. Pwede na mag-shard si Pop. Okay, maganda to. Medyo nag-overextend itong si Undying. So, Fnatic taking care of one hero. Kaya pa nilang bumalag dito ng 4 versus 5? Parang kaya pa ng Hokori eh. Sorry, klaruhin ko lang rate pack. Rate pack. Yes, rate pack. Sorry. okay lang yan. Understood na naman yan. Wala pa sa panahon natin. Back in my day, ganun yung dati. Back to the days. The golden days. Yung golden days pa. Ganito. Pero ginagawa siyang jungle strat eh. Lumabas tong ganito nung Stockholm Major. Also, mawawala siya yung with raid pack din. Mawawala rin kasi yung capability ng Fnatic naman first down kagad ng hero. Sa mismong Global Silence, di ba? So, hindi ganun kalakas na yung damage output nila habang nasa Global. Pindutin lang raid pack, diretso kagad sila team fight. Kareto. Oy, Rolling Thunder mga Cancer Bat Dagger ni Johnwell Likado. Maganda 'yon kasi na-commit yung na-commit yung Rolling Thunder sa isang position number 5 na makakapag-survive naman. So, yeah. So parang at least, space lang. Oh, space. Yeah, that was a very good space mga sir. So, kaya pa daw mataba na yung nababasa na yung comments din guys. Ayan. Keep the comments coming lang mga lods. So, ito, etong Hokori mukhang talaga sila, mukhang get together muna sila, Dota 10 sila later. Oh, may double damage dito si Armel. Okay, out of position mo konti si Armel dito at medyo delikado dito ah. Pero hindi sila makakapag-commit talaga kasi dalawang buhay dito ng Medusa eh. DJ, tumatago lang dito si DJ.
nakita. Noble Salis makukumit. Gusto nyo dito yung Enigma agad. Binatay sa bomb. Mababalastan pa nila. Finally, mapapatay na dito yung Enigma. 4v5 mga kaibigan. Harang kayo regime call. Meron tayo yung Avalanche. Si DJ counter po yung buhay. Nakapagtaguruhin dito yung Undying. At nako, napatay si DJ. Enigma lang yung kapalit. Out muna dito yung Fnatic kasi wala na silang Dream Coil. And maybe one, maybe good for Armel, who's gonna have a dominating streak. So, surprisingly, ah, mananalo yung Fnatic sa mga teamfight na ganito, ah. Sabihin natin win, kaya lang nakakatakot na sa teamfight. Kasi may Enigma, walang Global Silence, plus may Aegis pa rin still, yung Hokori. So, gusto ko sana na mag-pressure pa din yung Fnatic sa bottom lane, sa other lane. So, makita mo kaagad si Jabs tsaka si Raven na nagpo-push agad sa side lanes para din ma-lessen yung punic mobility ng Hokori kasi tingin ko lalaban na agad sila as soon as mabuhay si Pungando. Pero ang ganda ng read ng Fnatic doon na... Oo nga. Alam nila, they know what target to kill, they know what position to engage, mga ganon. Sa pagkakita nila na, ay, nag-back yung Medusa, hindi pa siya makakahabol kaagad. Pick off natin. Patayin kaagad natin si Enigma, hanap patayin isang hero, then back out din kaagad tayo after ng Global Silence. So, medyo ganun. So, kita nyo naman guys, slowly but surely, it's Medusa na lumalaman sa side ng Hokori kanina, tatlong cores yan, and nakakabawin na si Armel having that kill. And, yung Visage dito, 9,000 net worth na rin, so, si Raven na lang yung kulang. Pero, papayag ba yung Hokori mga kaibigan na makakapag-bawit itong Fnatic sa kanilang tempo na nakuha sa teamfight na yun, ha? Walang Global Silence ngayon. They have the black hole na pwede nilang i-commit. Pwede pala silang promeasure kasi meron na nga silang Aegis of the Immortality pa still on the hands of their core hero. So, let's see, ha? And, tingin ko, this is the better option para sa Fnatic. Huwag na silang lumaban. So, totoo lang. Huwag ka nang lumaban. Bigay mo yung tower mo. Pumalag. Bulo mo si Raven. Then sa akin lumaban with Global Silence. So it's better na ganun kesa itry nyo lumaban with Aegis, with Black Hole, tapos kompleto halos lahat ng skill ng Hokori. So, di pa matapos ang laban eh, di ba? Pag nabasag yung tier 2 tower. So, yes, it's not over till it's over. Oo, oh, ganun na mayayari. Ang nakakot lang, I think, is yung another Roshan. So, kung bibigay ulit yun ng Fnatic sa Hokori, mukhang ipe-pressure na yung tier 3 nun. So, yes. Magkakatalo tayo, I think, sa next na Roshan. Ito yung ginagawa ni Jabs. Even though na medyo nandalaga siya, mahihirapan talaga sila sa mga teamfight, at least nakakapag-pressure siya, and then kahit isang hero lang kasi yung Visage eh, ginagawa ng Hokori, apat na heroes nagpo-push, pero they have the smoke, they have the black hole, even though eto nang yung initiation Avalanche, na who is Johnwell, wala na nga dito pang Global Silence, eto si Fnatic, so out sila pagkatapos nun. Yeah, mahirap man, pero ang ganda ng read pa din ng Fnatic, yung drama support, diba, binibigyan nilang ginagawa nilang body bug yung sarili nila, yung support, para din hindi mapanish yung mga force nila. So, lagi sila nakapwesto sa area sa tingin nilang pupuntahan ng Hokori. So, ang dami mag-kills ng Hokori, pero maramihan dito supports eh. Raven dito, Hurricane Pike pa lang yung kanyang item, and meron pa siyang ano, meron pa siyang shard. I don't know if may shard siya, kasi pwede naman siya makabili ng shard para may output damage itong Fnatic, which is kinakailangan talaga ng output damage. Kasi in spite ng Fnatic dito, ang kanilang ginagawa so far guys, dalawang beses nilang ginawa, dive, Global Silence, aiming Enigma para wala na agad ditong magagawa, and then later minamicro na lang nila yung Medusa. Kasi yun yung kahinaan ng Medusa. When you micro out Medusa, mahihirapan siya makakuha ng target. Pero for Hokori, magiging answer talaga nila dito is siguro frontline sila to take mga objectives, and they're gonna force Fnatic yung mga teamfights talaga. And ngayon, ha? For Hokori naman, hindi naman sila pressured eh. Natapos yung kagad yung game, di ba? Mapasin mo na, ayaw na lang silipin mo lang yung tier 2 tower kasi alam na lalaban yung Fnatic. So, late game wise, still, I think, ito sa masyado pa rin talagang masakit. Masyado pa rin. Oo nga, Scotty po. Ay ko po. Diba? Gusto ko lang din i-point out siya yung Enigma. Meron siyang shard dito. So, yung okay. Parang medyo nag-all-in sa pushing din si Enigma. So, Balifist lang na may naglalabas ng Eidolons. Very important din yun kasi another damage output na kayang ilabas ng Hokori. So, isipin mo may zombie na na-atake sa'yo plus meron pang mga... Oo nga eh. Yung si DJ kanina, medyo na anong ako eh. Medyo napailing ako. Uy, naku, nilabas si DJ. Pero speaking of DJ ha, they are gonna defense out itong nasa mid lane. Tingnan natin kung makakaroon tayo dito ng matinding teamfight guys. Fnatic needs to defend out kasi pag hindi nila ito na-defensahan, etong game na to, magiging landslide talaga to para sa kanilang side. Isa din sa napakahirap na ginagawa ni Jabs is hindi niya ma-penetrate itong Medusa eh. Kasi nakapag-split shot lang eh. Wala siya nagagawa dito sa kanyang mga parot. And bumasok na nga dito si DJ. Sino naman ang huli guys? Eto, papawalan si Raven. Batista pa, maganda na yun. Anday, pero gugulong dito yung Pangolier. And DJ, kapalit lang ng Pango. So medyo nalugi pa nga. Kailangan nila makaalis. Itong Fnatic sa ngayon.
Oh, hindi pa natatapos dito. Naku, nawala agad dito lahat ng parot ng Visage. At mahuhuli nila yung Tiny, pero nandito yung Skadi. Napaka-abdi niyan. Hindi makakalis. Meron tayong silence magagamit. Multi-shot. And si Jabs. Jabs is gonna fall. So, 2-for-2. Anong nangyari doon yung trade-off? Sean, sorry. Hindi ko nakita ang bumawas yung draw sa Medusa. Parang walang bumawas. Hindi lang bumawas. And right from the team fight, wala nang nagawa doon yung ano ni Jabs eh, yung kanyang familiars. Oh, so Sean, makikita mo yung difference, di ba? Yung team fight, automatic global silence yung Fnatic. Pero ngayon, na-realize nila hindi nila kaya lumaban agad-agad kapag kabinato nila yung global silence. So makikita mo ngayon na masyado namang conservative yung Fnatic sa pagbato ng global silence. And dahil din doon, mas nagiging takot naman si Armel pumasok. Kasi pwede siya talaga ng Tiny. Pwede siya talaga ng Pango, or i-block out siya biglaan. So, kumbaga ipit ngayon yung Fnatic kung paano yung magiging position nila, pero it all boils down din kasi sa damage output na magiging ng Fnatic. O, kailangan pa talaga ng damage, no? So, kailangan pa makapag-farm ni Draw Ranger. Hopefully, makaabot sila sa moment na yun, sa time na yun, na makapag-dishout siya ng damage. Pero, alam ngayon ni Medusa na hindi siya makabawasan ng Draw Ranger. So, okay. And even for Raven, he's gonna go for the BKB na walang damage yun. Mana cost pa, nilagyan pa nga ng mana cost yung BKB. Pero joke sa side guys ha, so missing output talaga ang damage para sa side dito ng Fnatic, which kinakailangan na ini-explain ni Mao sa atin guys. So, 25 minutes in sa ating game, 6,000 net worth na to. And medyo na ano ko DJ, puro sacrifice yung ginagawa ni DJ. Siya yung initiator, kung sino mahuhuli niya, yun na. Pero may second row siya, nakuko. Kailangan na tong i-contest ng Fnatic, which is yung Fnatic, napakalayo. Again, ganyan sinabi natin, di ba? Kayang i-pressure kagal ng Hokori yung jungle ng kabila, ng Fnatic. So, once na maalam nilang, kaya na nilang itong kontrolin, wala na kagad laban for the side of Fnatic. Kita mo na halos hindi man lang nila in-ray o hindi lang sila lumapit. Kasi, again, anong ilalaban mo, di ba? Hindi ganun kadali sa ngayon. So, kailangan mo nalang kumanap ng proper way later. Sana magkamali yung Hokori, parang ganun. Pero, gaya nga na sinabi mo kanina, medyo nagiging ally si DJ. Tingin ko din, it's a good thing dahil hindi naman na siya ganun ka... hindi niya na kailangan ng ganun kadaming item. Parang ganun, di ba? So, basta mag-batista bomb. Makapag-batista bomb lang siya. Later on, think ko mas importante magkaroon sila ng pressure if everyone sa silencer, hopefully. Pero ang problema nila ngayon, paano nila didepensahan yung base nila? Yes, speaking of pressure, this is the pressure coming in from Hokori. They have the Aegis advantage and Medusa nasa front lines lang. Daedalus, Manta style, Skadi for Medusa. Mahihirapan kahit yung familiars lang na was trying to stun off. Meron pang tombstone. So, which is which? Unahin mo ba yung tombstone or ano ka pa? Nahuli pa nga si DJ dito. He's trying to cut off the creep wave. And DJ, easy kill para sa side ng Hokori. Patuloy lang yung push dito ng Medusa. Makukuha ba yung top lane na hindi man lang makakapalag for Fnatic? So painful to see Fnatic. Wala sila na fa-find na answer sa ngayon. Actually, pwede pa sila pumunta sa mid. Yung Hokori ngayon. Again, paano mo mapatay si Medusa? Diba? So kung may silences man kayo, global silence tsaka yung winning ref, still merong Manta si Medusa, pero hindi na Skadi to sustain para hindi siya matali kagad damage. And at the same time, kung sakaling labanan nyo siya, meron din siyang data loss. So parang kumbaga for the side of Hokori, halo-halo na eh, diba? Kompleto Rikados na si Kompleto Rikados si Medusa, diba? Pwede na sila lumaban kasi meron silang Aegis. Yes, so, yun pa yung ano ni Medusa, look at the net worth. Lamang siya ng 10,000 net worth or 10,000 gold. Wait, may global size na narinig na nga dito kay Johnwell para lang kay Armel para makasibat dito. So they cannot afford to lose out the puck and the chase will continue habang yung puck makapag illusory orb out. Ay, naku, nakulong pa, pero nahuli nila dito si Armel. Nakita yung kanyang fats doon mga kaibigan, kahit puck sana makasurvive. Nakumit pa yung global size. Sayang naman. Ayun na nga ha. I was referring to 10,000 net worth guys na lamang itong Medusa. That is 2 items ahead sa Draw Ranger ni Raven. Actually, tingin ko, aware na din yung Hokori na kaya nalang tapusin ko sa later. Diretso dagger natin si Medusa. Most likely, swift flick na yung pang-end nila dito para din pa-catch up niya kagad yung Draw Ranger. So, sooner or later, try nang tapusin kagad to ng Hokori. So, tingnan natin kung paka-lapin ka natin. Hindi nila na ano yung Visage, no? Hindi nila na-utilize ng maayos, no?
This is what I hate about Visage. Pag hindi siya na, ano, wala ka talaga. Pag na-count, I guess the last pick ng Hokori na Medusa, yun talaga naging answer dito. Kaya na-shutdown. Nagulo yung ano nila eh, diba? Nagulo yung... Oo, nagulo, diba? O, totoo yan. Nagkagulo yung... Hindi naman nagkagulo, pero parang na-flex lahat ng dito sa halos ng Hokori. Basta yung expect natin kanina, carry tiny, pero nalipat nila. Hindi pa still, nilipat pa rin nila sa offlane. Pero very strong yung tainings nga ng Hokori. Kaya yung sinabi mo, diba? Parang gusto nilang patayin lagi si Dying para nga mapayaman yung Visage. Pero, ano bang pinapatay nila yung Dying? Maybe maybe this is the last hurrah. They have the desperate smokes na ginagawa ngayon ng Fnatic. Lalabas sila sa kanilang lungga, guys. So, it's now or never. Probably. Pag natalo pa dito yung Fnatic, pwede na sila mag-GG out at magkakatagpo na nga dito, Mau. Yung tinadaanan natin. Nakatago na sila sa game. 1 minute pa yan. Okay, kailangan nila dito ng makapag-target ng maayos. They have the vision. Ang ganda, pumasok na dito si DJ na huli na sa likod yung Undying na hindi makakalapag ng Tombstone. Enigma pala yun, mga kaibigan. Habang nandito na ngayon Medusa, gagawin yung Stone Gaze. Atas muna dito yung Fnatic. Talikod muna, huwag kayong humarap, sir. Kasi mahirap yan. Habang yung Pangolier gugulong-gulong dito yung Pangolier. And si Armel is gonna finish off two heroes. Pero si Armel mapapatay. Buyback from Tiny. They need this team fight. Kailangan ng Hokori ngayon. Nakapag-BKB. First off from Johnwell. Multi-shot from Raven. Wala silang kasama. Medyo scattered out sila dito. Tingnan natin. Medyo nagkakagulo. Habang si Jabs magpapanggap na lang. Dito na puno at makakaalis pa. So, Fnatic, mananalo sa team fight na yon. Again, siya, makikita mo sa position pa lang ni Raven sa team fight na yun kung gaano siya kahirap eh sa game na to. So, umatake siya ng konti plus nag-out na rin siya kagad, nagtago siya kagad sa punuan. So, kumbaga minamahala siya ni Lumiere, minamahala siya ng Medusa, and hindi na kagad nakapalag yung Drow Ranger. And then, naipit yung Puck at saka yung ibang hero sa likod. Eh, mahuli sila! Naku po! Ginagawa ni Johnwell. Hindi siya dumaan doon sa underground. Doon siya dumaan sa taas. Nakita pa nga siya. May global size na kinakailangan pero may buyback to ha. So last chance dito sa side ng Fnatic. Last tower, last barracks for the Mega Creeps, guys. Buybacks are committed. Tombstones malalapag na. Habang gusto na nga nila yung Tombstone muna. For the meantime, papasok dito sa Medusa. Na yung Medusa! May global silence! Wala siyang mana! For Medusa! Doesn't have the Aegis! Kailangan nila burst on! Medusa is down for the count! Habang kakabol pa dito sa Undying na gusto mag-save ng Medusa. And Fnatic desperately moving out. Desperately wanting to win this team fight. Gugulong dito yung Pangolier. Sino kanya masasagasaan? Habang dito si DJ pumasok dito sa Enigma. Who has the black hole though? Pwede siya mag-black hole ha? Pero walang follow-up yon. Pumasok pa nga dito kay Armel. At makakapag-out pa yung Pangolier. Pero for Fnatic, they are gonna leave another team fight again. Glimpse of hope, I think. At least kahit alam nila na kaya nila patayin ni Medusa. Para ganun, di ba? So, ang difference lang is another team fight na yun. Kung bilang pangalawang team fight na yun ng Hokori na hindi sila umuwi ng base eh. Pero still, alam ng Fnatic kung paano papatayin si Medusa. Wow! Napatay si Armel! Nako, pero kapalit ang Enigma. Do you think it's worth, Mau? Okay, get over. Teleport? Okay, makakatsin yung teleport. So, sayang na sayang. Akala ko worst na yun, pero nakabawi yung Hokori. DJ ni Wanan, wala siya ditong mana. Wala na rin siyang kasama. Na oo, DJ, tingnan natin kung may buyback yan. And DJ, medyo matagal lang, pero is eventually gonna have the buyback dito. Siguro kung si Puck lang yun namatay, medyo pwede okay, na. Parang gano'n, parang... At least may nakuha tayo, parang nagamit din yung black hole, although wala na kayong global silence. Pero dahil tatlo pa yung namatay sa anil, parang na-even out lang din yung nakuha nila doon sa Medusa, parang ganun. So, again, patay sila, 20 seconds pa yan na pwedeng lumaban si Medusa or mag-try kumush pa ng tower. At the same time, kaya na sinasabi natin kanina pa, global silence, wala ulit. So, regardless kung mayroon bang black hole or wala, kung wala kayong global silence, mas madaling hulihin yung puck, mas madaling i-punish yung mga hits. Okay, medyo nakarinig tayo dito, napapasok na nga si DJ, habang yung Medusa, ang ganda ng Stone Gaze to counter things around. Kailangan nila bumalik, tumigas si Jabs for the meantime, si Jabs wala na nga siya dito nga pang-cover up sa kanyang mga kampe. Habang yung Rolling Thunder is gonna expire, and yung tower dito, nabawasan na. So, Fnatic, magiging kompleto na nga sila, walang Tombstone, out mo lang Hokori. Yung third Roshan, maybe malapit na rin itong makapag-third Roshan. Again, hindi naman na kailangang madali ng Hokori. Tayo na yung next Roshan. Kumakakuha sila ng Aghanims or Refresher for Enigma, for example, di ba? Para makapag-sure na siya ng Black Hole or, for example, Plant Type, Angulier. So, ang dami pang ways para lumaban ng Hokori and hindi nila kailangang madali ng laro. For Fnatic, hindi rap eh, di ba? So, kung kahayaan mo yung Hokori na mag-farm sa ngayon at
hapunin niya si Raven, lalaki pa rin yung gap eh, yung Medusa, kasi bilis niya mag-farm. Diba? Mm. So, still, very important pa din na makapanalo ng teamfight yung Fnatic nang hindi napapunish si Raven. Or, nakakuha siya ng kills, nakakuha siya ng XP network dun sa mga teamfight na yun. Kasi so far for Hokori, no, ang bilis nila mag-out, no? Ang bilis nilang mawala, no? Na-understand talaga nila yung situation na hindi na tayo papalag dito, so gigil talaga tong Fnatic na makabawi, and napatay yung Medusa kanina, which is a good kill, pero na-minimize nila yon. Tikita nyo naman si Armel, di ba? Pumasok si Armel, and result pa na napatay pa nga si Armel. So hindi pa nga sapat dito yung ginagawa ng Fnatic. Pero they have the global science, they have again the smoke. So another timing then for Fnatic. Kailangan nila to. Para naman kay Visage. So mas magiging makunat na at least, or mas makakapag-position na maayos itong si Jabs. Titingnan natin kung sila high ground. They have spotted out Medusa dito, Mau. Pumasok na nga dito si DJ. Mag-rolling Thunder 40 meantime. At ito na nga nabati sa bama. Ito si Medusa na hindi man lang makapag-stone gaze 40 meantime. Stone gaze gagamitin na nga dito. Global Silence makukumit pa. Habang si Raven titigas din. Naku, si Jabs wala nagawa. Meron pa katay kay Armel yung trip call niya. Pero si Raven kailangan niya mag-space out. Si Armel hinunin na tayo ni Nautos out. Patay yung Medusa. Ito na nga yung black hole. Tingnan natin kung kaya pa ng Fnatic. Si Raven is gonna get caught off. Raven is gonna fall. Shotgun from Jabs is gonna finish. Shot. Eto si Tiny, habang dito na lang yung panggol yung nag-isa, pero zombie apocalypse is on the line. Ang ganda na tombstone dito, mga sir. Grabe naman, it's a bloodbath na yet over Armel. Does he have the mana? Yes, he will have the mana. He can kill off. Eto si Pangolier na gagamitin yung kanyang defensive aganims. Pero yung Pangolier, wala nang buhay na rin yung Pangolier. Kailangan nila patayin. Pangolier is gonna fall. Habang dito yung undying, papalag pa nga sila. 2 versus 2. Okay, support for your core. Wala silang mana ngayon. Wala na rin mana si Visage. So what has happened on that team fight dito, Mau? Una tingin ko at least win para sa Fnatic is yung pagkabuhay ni Armel sa lahat ng sa nangyaring yun, 'di ba? So ang dami niya nakuhang XP, ang dami niya nakuhang network. Pero ang problem kasi na nasa low ground si Raven na makinatake ni Medusa. So dahil din doon mas naging matagal yung pagkapatay nila. Ulang bay baklot. Yeah, 'di ba? Parang ang hirap eh kasi parang gusto mong patayin kaagad si Medusa. So mag-all out ka ni Medusa. Problem after ng Medusa, parang pa rin damage output ng pero Medusa. Successfully sila na they have successfully taken out Medusa even though na si Raven na tumigil siya for half 2 seconds ata for the stone gaze. Ang problema mo siyan kasunod ng black hole. Diba? So, alam ngayon na Hokori na mamimili yung Fnatic na ibibigay ba natin black hole o papatay natin si Medusa. Kaya si Medusa pwede siya bumili ng BKB, pwede siya bumili ng another item to cancel out yung damage output ng Fnatic, pwede siya mag-linken. So, if ever na makapag-linken siya, hindi na ganun madali sa Fnatic na i-control pa si Medusa. So, yun yung pwedeng i-capitalize ngayon ng Fnatic. Kailangan nilang mag-dish out kagad ng damage nila before pa makakuha ng defensive item tong si Medusa. So, another option, syempre, yung damage out na magagaling kay Raven. So, hopefully, in the next team fights, mas maging maganda yung positioning ng Fnatic. Yes. Ano eh, hindi naman nila expected dun eh, diba? Nataon lang na si Medusa yung nakikita. Then, biglang nagka-teamfight. Maganda na nakuha nila kagad si Medusa, pero it could have been better. Parang ganon. So, kung sakasakaling si Raven yung natira sa teamfight, pwede sana mas item ko sa maging Ayan na nga. Ayan. So, okay naman. Naintindihan naman natin si Mau. Medyo nagka-cut off lang talaga siya, guys. Pero, kita nyo naman, as Mau said, kailangan na manalo ulit ng Fnatic dito sa isang huge team fight, and mukhang ready na naman sila. Ang kulay na lang dito is yung cooldown ng Visage Familiar. So, the third Roshan is on the line, and even though they are down up to 10,000 net worth, there is still signs of life sa side dito ng Fnatic. Visage, having the Aghanim Scepter, and pwede na nga siya dito mag-spy-spy or mag-scout-scout para sa kanya mga tropa. Kasi, vision is the key para sa kanila eh. It's DJ who's always sacrificing sa kanyang team. Kahit sinong maano ng Batista bomb, diretso na agad sila i-burst kung ano yung marerekta na nga nila. It, whether Aini ba yan, wag lang sana undying. Kasi for undying siguro, position number 5 mo, no? Parang sayang na sayang. Kasi na siya yung unang mamamatay. Parang ganun, di ba? I think, makikita din natin doon sa last na team fight na pinapakita ng Fnatic na kaya din nilang maglumaban sa long team fight, diba? Hindi naman sila yung parang one burst out. Parang gano'n. So, yun yung kailangan tingnan din ng Hokori, if ever man. For Fnatic, you need to assure na hindi makukuha itong Aegis ng Hokori. Yes. Kasi if ever makukuha ulit ng Medusa,
Hindi nyo kayang patayin yung Medusa ng dalawang beses eh. Kita nyo, 15,000 net worth guys, and it's down to half ha. Uy, Tiny, medyo na-miss pa si Shiro. Tiny free dito si Raven, naku mag-force them out. Naku, habol nga sila, pero may tombs dito sa top lane. Habang gugulong dito yung pag-gold, they need to out muna. And oh, grabe naman, hindi sila out. Hindi pa bagay yung Hokori. Papasok at papasok lang. Gagawin yung Soul Gaze, makakancel pa. Yung teleport mo ka, nakaalis pa nga dito. Habang magiging bato si Raven doon sa kanilang tower. And Fnatic, hindi pa nga sila dito nawalan. Pero may pag-asa pa nga sila. No global silence. Is still committed. There's still black hole dito. And the Roshan is on the verge. Kung sino makakapaguha ng Roshan dito, mga kaibigan. Sino yun ang mananalo ha. No tombstone for 1 minute. And Fnatic, now is the time for Fnatic dito. Mau, Ed, tingnan natin ha. Tapin muna or vision is the key. Ang thing kong problem lang for Fnatic, walang BKB ngayon si Raven. So, mukhang ilalaban pa rin ito ng Hokori. Wala silang Global Science, wala silang Rolling Thunder. Wala rin sila. Wala ding Rolling Thunder, yes. Medyo mahirap, pero still, hindi madaling maka-hit ngayon si Raven kasi wala siyang BKB, eh, di ba? Okay, so, no song, guys. This is the third Roshan guys ah, and si Japs nandito na sa front lines, medyo delikado na nga to sa dalawang teams na to. The hope is still there, kita nyo naman Fnatic, if they are able to win this miraculous Rosh contest, they could probably turn things around. Habang dito na nga ah, slowly but surely si Tito Roshan binabawasan na, it's down to 30% HP. Raven magpapula ng multi-shot, gugulong dito yung pang-goaler, having out to committed. Ito yung kanilang Roshan, makukuha ng Aegis. Ito si Medusa habang na-toss out. Ito si DJ, mukhang delikado na nga ito. They need to commit out the global silence, pero yun yung black hole yung kapalit kasi nakapag-BKB habang mag-global silence lang tayo ulit. Nagamitin dito, buyback from Raven, medyo magugulo yung ating cameraman. At yun na nga guys, eto si Undying, papatay ni Aramel, scattered out sila. Dito malakas yung Fnatic eh. Gusto lang nila i-out micro eto Medusa eh. Because the damage is only for their core hero. Habang si Aramel minamicro si DJ Delicado. DJ mawawala yung kanyang BKB. At eto na nga yung Dream Queen mapuputol. Pero i-cover up siya ng Medusa with Stone Gaze. Ahabol, out muna. Hindi sila makapag-go. They need Raven na mag-space out. Pero tinuk sila kay Raven. There's pa the Ranger. Delikado to. Wala silang detection. So medyo ano lang talaga yung ating delicate na moves. The strategy is not enough. The vision is not there, pero si Jabs is out of position na ngayon. Akala ko mapapatay si Raven eh kasi dieback yun eh. Pero yun, mananalo pa rin dito yung Hokori. They have Aegis, they have the cheese. Gagamitin pa nga dito ng kanilang team lahat. And makakapag-push pa sila dito sa gitna. Yeah. And makikita mo agad na tinry i-pressure din ni Armel yung lanes para din sana hindi ganun kadaming crews. Pero makikita mo natin na hindi rin naman I think ang problem kasi is hindi mo sure talaga kung kailan ka papasok sa Roshan eh, di ba? Ayang no. Ang hirap nang tignan kasi masyadong ahead yung Hokori. So kailangan mamili kung gagamitin mo yung global para ma-punish mo si Medusa. Uh-huh. Kailangan mo ba sa black hole? Pero since meron ng BKB si Enigma, basta yung madali na sa kanila mag-teamfight. And marami na silang ways para lumaban. Pwedeng mag-go na lang Tiny and Pango, i-punish nila lahat. So, for the side of Fnatic, again, tingin ko, it's important na madali ka agad nila yung heroes or magpatay ka agad nila kahit sino na eh, tingin ko. Kasi, every hero na Hokori, ang hirap ng labanan. May ano sila eh, may puzzle sila eh. Kumbaga nag-fit yung puzzle kahit sino man ang nasa ano dito. Pero, another smoke for Fnatic. Ito yung gusto ko sa Fnatic, even na nalugi sila, they are going for the desperate smoke attempts. Will this be a fail para sa anin? Alam nila, Medusa nasa front line lang eh. Nasa kalaban, nasa likod. Eh, ito nga, nahuli yung Tiny. Habang masuslow down na nga nila. Ilalapag agad yung tombstone dito, Mau, para makapag-cover up. Habang si Jabs, nako, si Jabs, wala magagawa. Patay agad. Dito si Visage. Habang si DJ, gusto na nga bigyan. Eto si Tiny, and DJ is in trouble. No follow-up from their team. Nalaman pa rin? Okay, umasok. Pinatay yung Tiny. Okay, hindi pa tapos. Akala, eto yung nabibitin tayo sa mga ginagawa ni Armel eh, at saka ni Raven eh. Eto lang yung chance nila guys eh. Akala nila na makapag-burst lang sila ng isang hero, and then minamicro out nila. And ang ginagawa naman dito ng Fnatic, scattered out sila dito sa teamfight. Medyo maano lang yung ano natin, yung clean feed natin guys. Ano ha, disclaimer guys ha, clean feed tong pinapanood namin guys ha. Even though gusto namin ng ganito ganyan, nakikita naman talaga. So sinusunod lang namin dito, pero eto, back to the game, pupush ito yung Medusa. Aegis is still on Medusa. Wala silang creeps ha. Ang hirap. Meron sa mid naman. Yun lang. Nako, 10 seconds for DJ to respond. Pero yung Medusa dito, meron pang side of vice. Kanina walang side of vice. Naano siya kay Armel eh. Naaaning siya ngayon eh. So, mahihirapan na talaga itong Fnatic. Looks like this is the beginning of the end.
So, mega creeps. Nakukuha na ng ngayon ng Hokori. And with this Aegis, kumbaga, hindi naman natakot yung si Indon. Dire-diretso na to. Anti-climactic yung nangyari, no? Okay, lalaban sila, na-hex down, na-global silence, eto pa, nakapag-BKB, Hamas Raven, multi-shot, another global silence, coming in from Johnwell, pero dito na si Raven, mag-expire yung kanyang BKB for the meantime, and nakapag-stone gaze pa, i-cover up, open na yung throne, guys, and, oh, sakit naman swashbuckle sa dalawang hero, si Raven, makapag-free hit na nga siya, will this be enough, Pangolio is down, Pangolio has the buyback, dito yung Medusa, Medusa still has the Aegis, pwede pa nga sila makapag-round 2, Hamas si DJ, gagamin yung kanyang BKB, pero hindi makakasave yung BKB sa kanyang sarili, open na open yung throne, wala pang follow-up para kay Raven. Sad to say, Jabs is online. Jabs, babalik na sa laban ngayon. Medusa, kiklaim na lang sa throne. Gagamin din yung Aegis for the meantime. And magre-reset naman yung laban, mga kaibigan. Nasa likod yung kanyang mga kasama. So, tingnan natin na if Fnatic, they have done the impossible ilang beses na. Ito na yung huling teamfight. Visage for Jabs. Magpapatiga siya for the meantime. Pero pagkatapos dito, matutos pa siya ng time, tingin ko. Hindi na pumasok yung tiny. Gusto nila dito si Medusa. He's gonna pop the Manta style. Habang eto pa yung avalanche. Eto pa yung toss sa dalawang heroine. This is over. Hokori. May nasaker yung Fnatic sa game number 1. Again, tingin ko, doon talaga tayo nagkatala sa late, sa early game, eh, di ba? Yung punish na nagawa ng Hokori doon sa laning, di ba? So, nahirapan sila Raven. Nahirapan yung safe lane nila, yung off lane nila. Then, nagawan pa ng paraan ni Tiny na ma-punish din yung mid lane. So all in all, naglalaro lang yung Fnatic na humabol dun sa pacing ng Hokori. So ganun kahirap yung naging game. And I think yun yung kailangan i-address din ng Fnatic dun sa matchup na. Tingin ko talaga, ginawa naman ng Fnatic lahat eh. Ginawa nila yung times na even though na sobrang lugi sila ng mga 15,000 net worth, gusto pa nila ng kumambak talaga. Pero with the hero composition talaga, mas madali lang talaga i-pull off yung sa Hokori eh. Yung ano talaga yung last pick nila na Medusa, guys. I think yun yung nagpapanalo sa Hokori. So tingin mo Mao sa next draft, pwede bang i-last pick na lang ng Fnatic yung kanilang draft or ano bang key dito para maano? Kasi lower bracket 'to eh. Again, siguro ako iniisip ko lang ulit na paano kung nag Terror Blade sila. Although syempre hindi na natin mababalik. Hindi na delay. Diba? Oo. Parang, I think better DPSer lang si Terrorblade kumpara kay Draw Ranger. And mas madali siyang makaposition. Hindi naman ganun kadami yung control din ng Hokori para hindi makapag-sunder. So yun lang nakikita ko kanina. Pero I think, ganun pa din. Kailangan i-address talaga ng Fnatic yung laning stage. Yung heroes nila, still, malakas din yun sa laning stage. Makikita mo naman yung pressure kaya na i-provide. Ang nagkatalo na talaga sa mas malakas yung sa Hokori kasi ang dying yung presence ang dying, kita naman natin yung differences sa Primal Beast, yung mga ganong ano. So we'll see kung paano, pero better draft I think could work in terms of gameplay. Tingin ko all in all with regards to kung paano ginawa ni Armel yung playstyle niya, yung kung paano niya nilaro yung maganda game. Maganda yung ginawa ni Armel, guys. Maganda yung ginawa ni Armel. Better laning lang talaga. Kasi kung maganda naman yung laning nila, tingin ko mas makakapag-stack yung heroes ng Fnatic, mas makakahanap sila ng proper tempo, and hindi sila may ipit sa, uy, kailangan nating tame global, kailangan nating bantayan yung rush, proper timing. So, doon naman. So, yun lang naman. So, yun ang sinabi ni Mau, guys. Drafting is the key. So, abangan natin, because we will be right back sa second game.